Lalagyan natin siya ng sounds. Oh, di ba mga brad? Amazing! So, what's up mga brad? Welcome back to my channel. So, for today's video mga brad, mag-unbox tayo ng Mediacom Sing Along Karaoke Innovators with dual speaker stereo sounds designed para sa karaoke. So, ano pang hinihintay natin mga brad? Kukuhain natin yung ating Mediacom. Ito siya mga brad. So, explain ko lang ng unti. So, Mediacom, the Sing Along Karaoke Innovators, MCI525. So, ito yung panlaban ng Mediacom sa JBL. Yung JBL na bago nila na ganito rin, pang karaoke rin. Hahanapin natin yung yung picture nun, tapos lalagay natin dito. Anyway, balik tayo dito. So, specification niya, power supplier, 100 to 240 volts, 50 to 60 hertz. So, ibig sabihin, 50 to 60 pwede sa Pilipinas to. Kasi ito ang gamit natin lagi, 50 to 60 hertz na ng mga appliances na pwedeng iwi sa Pilipinas. Pwedeng gamitin sa Pilipinas. Output power niya, 30 watts, RMS. So, matipid to sa kuryente. Speaker driver, 6.5 inch woofer, plus 6.5 woofer, 3 inch tweeter. So, yun yung mga built-in niya na built-in niya na speaker. Built-in battery, 7.5 volt plus 3,600 milli ampere per hour. Linion battery. Speaker frequency, mga brad, 65 Hz to 18 kHz. Bluetooth version, BT.5.0. Bluetooth range, 25 meter. Included sa packaging ito na nasa loob nito, Bluetooth speaker, 2 wireless microphone, remote control, power cable, and user manual lang. Pero, dahil mabait yung nag-sponsor sa atin ito, binigyan tayo ng Mediacom na may wire. So, meron na tayong dalawa sa loob. Meron pa tayong isang may cord. Dahil nabasa na natin itong mga basic information tungkol dito sa ating Mediacom speaker, i-unbox na natin siya ngayon. Siyempre, ang bubungad sa atin, ang Mediacom na user manual niya. So, remote control, wireless na mic, isa. Pangalawang wireless na mic. Dalawa yung kanyang wireless mic. Plus, yun nga, sabi ko sa inyo, dahil mabait yung ating sponsor, bigyan pa tayo ng may cord na mic. The moment of truth! Yan. So, ito siya mga brad. Kita nyo ba? Yan. Matitesting natin to, pero saglit na saglit lang dahil lang nakacharge pa sa mga ganitong mga bago is yung factory charge nila. Parang cellphone din yung mga gamit Yung mga ganitong rechargeable. Kailangan i-full charge mo muna bago mo gamitin. Anyway, bago natin titestingin to, bago ko i-charge, papakita ko muna sa inyo yung sa taas. Kung anong meron sa taas. Ito mga brad. Basic na basic setting lang siya. Ito yung menu. Forward, backward, tapos yung pause, play, tapos yung indicator ng ilaw niya. Tapos yung power button niya. Tapos ito yung pinaka volume niya. Yan. Palakas, pahina. Parang siya, parang turntable siya. So ngayon, titesting natin kung may siya, kung may battery siya. So ayan mga brad, i-open na natin itong power switch niya. Para makita natin kung gaano siya kaganda at kung umiilaw talaga yung speaker niya sa harapan. Bluetooth mode. Yun, umiilaw. So yan mga brad, nakita ko rito, meron pa siyang yung bar nung battery niya, tatlo pa. So yan, tatlo pa yan pero kailangan natin i-full charge yan para sure tayo. Ay, titestingin lang natin kung paano umiikot tong ilaw dito sa speaker na to. Kung synchronized ba siya sa tugtog o design lang siya. Patugtog tayo mga brad, yun lang copyright. Mga brad, yan. So para nakasynchronize naman siya dun sa tugtog kasi nung patay yung yung speaker niya. Yung patay yung speaker niya, patay din yung yung pag-ikot nung kulay niya. Tinapansin niyo, naka-lower yung volume niya, huminto rin yung pag-ikot nung ilaw niya. Ngayon, lalagyan natin siya ng sounds. Oh, di ba mga brad? Amazing. So yun muna mga brad, babalikan ko kayo, charge muna natin para tuloy-tuloy yung ating pag-explore dito sa ating Mediacom na panlaban sa JBL sa Pilipinas. Balikan ko kayo mamaya mga brad, bye for now. Yo mga brad, so ngayon isasaksak natin yung ating Mediacom karaoke speaker. Titingnan natin kung anong itsura ng LED light niya pagka wala pang charge sa may full charge na. Kung anong kulay yung lalabas dun sa indicator niya. So isasaksak natin mga brad. Yan, nasaksak ko na mga brad.
So ang kulay niya ay red. Maghihintay tayo ng ilang oras kung kailan mag-iiba yung kulay niya. So pag iba ng kulay ito, ibig sabihin full charge na to. Babalikan ko kayo mamaya mga brad. So yun mga brad, welcome back. Alamin na natin ang features nitong ating Mediacom karaoke speaker. Ayan, naka-off pa siya mga brad. Ngayon, ibubuksan na natin. So power switch lang natin siya. Bluetooth mode. Bluetooth connected. Yan mga brad, ito yung ilaw sa speaker. So ang pagkakaalam ko, synchronize to. So tatry natin, lalaksan natin ang volume. May nagpe-play na ng music dito, lalaksan na natin ang volume. Tingnan natin kung talagang kung sasabay siya sa tugtog. Tingnan natin, lalaksan. Diba? Masabay siya sa tugtog. So ibig sabihin, synchronize natin kung siya. Pero hindi pa natin dyan mapapatunayan kung synchronize talaga yan mga brad. Kasi itong switch na to, may switch dito na light. So, nag-iiba-iba rin itong to. Nag-iiba-iba yung synchronization niya. Depende sa pagpindot nitong to, itong button na to. So, pagka pindot natin to lang, talagyan natin ako yung sounds para makita. Pindot natin ng 3 seconds. 1, 2, 3. So, nagiging solid yung Kalahati sa kanya, solid. Kalahati, walang ilaw. So, kaya, paulit-ulit siya. So, yung pangalawang pattern niya, yung pangatlong pattern niya ay press rate natin ng 3 seconds. 1, 2, 3. Yun, yan yung pangatlong pattern niya. So para siyang si Pac-Man. Ito lang yung kung walang ilaw. Tapos tingnan natin kung may pang-apat na pattern pa. 1, 2, 3. Wala na mga brad. So hanggang tatlong pattern lang siya. Yung pang-apat na long press na 3 seconds, mamatay na yung ilaw niya. So kung trip nyo na walang ilaw, habang nagpapatugtog at energy saver din siya, pinutin nyo ng 3 seconds sa doon, pang-apat na pattern. Tapos pagbubuhay na, 5 seconds mga brad. Yan. Yan. Ganun lang mag-change ng pattern ng synchronization ng ilaw niya sa speaker. So ayun mga brad, dito naman tayo sa forward tsaka sa backward arrow. So ito, basic lang din to. Pag pinutin mo itong forward, pag naka-connect tong speaker nyo sa pag naka-connect tong speaker nyo dun sa cellphone, so mag-iiba ng channel yung YouTube, automatic na yun. Pag binackward mo, babalik ulit siya sa dating dating niyang dun sa unang nagpi-play na na video. So try natin mga brad. Next song. Diba? Tapos, pag gusto mong bumalik ulit dun sa kantang tinutugtog kanina, previous natin. Yun! So, lang yun, brad. Tapos tayo sa ilaw, sa forward, tsaka sa backward. Dito naman tayo sa bilog na to. So, ang ganda niya, di ba? Bilog yan. Ang use ng bilog na to ay volume, mga brad. So, iikot-ikot niya lang yan. Malakas, pahina. Yan. Para siyang turntable, yung mga DJ dyan. Ang maximum volume nito, hindi natin ma-maximum volume kasi maingay na masyado eh. Tingnan niyo mga brad, ha? Okay, so 15 pa lang malakas na, gabi na. So hindi natin ma-maximum yan. Itatry natin yan sa isang araw pag mag-video okay tayo. Pero itatry natin mamaya na gagamitin natin yung mic. Ang susunod nating alam yung features nito ay itong mode. So yung mode, basic na rin naman yan. Itatry natin, pindutin. Ngayon naka-bluetooth siya. Pag click natin, nag-radio mode siya. So ang radio frequency ng radio dito sa Qatar, yung kauna-unahang radio frequency ng mga Pinoy dito ay ang Kabayan Radio 94.3. So hahanapin natin yung 94.3. Long press para hindi ko magmamanual search. So ito yung 94.3 mga brad. Ay sana siya, kaso mahina yung signal niya pagdating sa radio. Siguro pag outdoor, malakas to. Kasi pag nandito sa loob ng bahay, mahina. Nasasagap yung So shoutout sa 94.3 radio, Kabayan Radio. Mahina yung signal ng ng satellite niya. Paki-upgrade na lang ha. Tapos so okay na tayo doon. Pagka gusto mong automatic searching, pinutin mo na 1 2 3 sabay bitaw. Mag-automatic search yan. Wala pa siyang nasasagap na radio station. Wala siyang masagap na radio station mga brad. Siguro kasi gabi na, tulog na yung mga DJ. Anyway, so yun na, radio station. Ang sunod, dun sa Bluetooth. Sunod ay line in. So yun mga brad, yung pangatlong mode niya, yung line in. So, meron dito, yan, naka-indicate naman dito, line in. Yan. So dyan yung isasaksak. Kung ayaw nyo ng wireless connection, ayaw nyo ng Bluetooth, pwede nyo isaksak dito, rekta. Cellphone nyo, rekta dito. So ang output niya dito na yun.
Parang ano lang siya, parang headset lang siya. So tingnan natin kung anong sunod na mode niyan, mga brad. Yon, tatlong mode lang siya. Bluetooth, radio, line in. So yung tatlo lang 'yun ang pagpipilian niyo. Yon mga brad, unting recap lang. Tapos na tayo dito sa light, sa fast forward, tsaka sa backward, tapos yung mode niya, tapos yung volume niya. So, ngayon sa menu naman tayo. Yon mga brad, itong menu, hindi na natin masyadong papakilaman yan, yung menu na yan. Kasi yan ay pag-adjust lang ng ano, pagka mag-video okay na kayo. Yung treble, yung bass, yung echo, yan, dyan siya mag-a-adjust. So hindi natin muna papakilaman yan. Tetesting natin yan pagka ano, mag-video okay tayo. Pero mamaya, tetesting natin nga yung ano, yung microphone. Ito pa mga brad, ang last na features, ito, itong pause and play. O yan, pinost ko, di ba? Magpo-post din yung nasa ano, sa cellphone. Pag pinlay ko, yan, magpo-play ulit yan. So, yun. Di ba, ang ganda? So, yun mga brad, tapos na tayong explain ko ano yung mga features nito. Itong ating video okay speaker. Ngayon, sa remote naman tayo. Ito yung remote niya mga brad. Yan. Basic na remote lang siya. Kung ano yung mga ano, yung mga basic na ilalaman ng remote, andyan siya. Nagre-reflect yan, tanggalin natin yung ano, yung plastic niya. Yan mga brad, so may power, volume, forward, tapos yung ano lang ng bass, echo, treble, etc. etc. So meron din siya dito ng ano, light. Yung pag-operate ng light nito, pares lang dito. Ganun lang din ang ano niyan. Ganun lang din siguro yung ano niyan ng pag-operate nitong ano to, tong light na to. So ngayon, lalagyan natin ng battery muna para ma-testing natin. So ayun mga brad, may battery na siya. Ngayon lalaksan natin yung volume. Yan, ito yung volume ng ano, speaker. Para nakatutok sa kanya mga brad. Itatry natin yung ano, yung light mode. Kung ganoon nga talaga yung ano, yung settings na rito sa mismong unit niya, tsaka yung sa remote. So press natin. Long press. Yan, 3 seconds. So pattern number 1, long press natin ng 3 segundo ulit. 1 2 3. Pattern number 2, long press ulit ng 3 segundo. 1 2 3. Pattern number 3. Long press natin 3 segundo, siguro ano to, dapat to mamamatay na, parang yung sa ano, yung features ng mismo unit niya. 1, 2, 3. Tama ba mga brad? Ang parehas lang ang usage ng remote, tsaka yun dito sa taas. So ayun mga brad, ngayon, tetesting naman natin yung ano, yung kanyang microphone. At syempre, lalagyan natin ang battery. Yung battery niya, AA, ha? Yung battery nitong remote control, AAA. So ayun mga brad, ha? Sasalpak na natin yung ating battery. Yan, umilaw na siya. So, testing natin. Sound check. Ay! Very good. Hello mga brad. So, yan. Ang volume ng volume nitong speaker natin para lang siya sa sounds. To. Ang volume nitong microphone na to nasa ano, nasa remote control. So, pag nilaksan ko to, sound check. O, di ba? Yung sounds lang lalakas, pero yung mismong mic na hindi lalakas. Ang adjustment ng volume ng mic, echo, bass, yun lang. Basta pang video okay, kahawak mo lagi yung remote. Tapos ito, maganda pala ito mga brad, kasi nga pang video okay ito. Pwede mo yung saksak sa ano to. Pwede mo i-play ito gamit ng yung laptop. So kung mayaman-yaman ka naman, ayaw mo ng laptop, gamamit ka ng ano, TV na malaki. Kasi sa laptop, ang inconvenience lang sa laptop, dapat may mouse ka, tsaka may wireless mouse, tsaka wireless keyboard para madali mo nililipat yung kanta mo. Ngayon, pagka sa smart TV naman, may remote ka ng smart TV, search ka lang na search ng kanta. Yun lang mga brad, piece of advice lang yan. So ayun mga brad, papatayin natin kasi maingay. Pinesting ko na ito. Sound check. So ayun mga brad, tapos na tayo sa features nito. Natakal na natin lahat. Ang kulang na lang pala na hindi ko na ano na may mention dito sa top ng ating Mediacom karaoke speaker ay itong mga to. Meron siyang input ng mic. So dalawang mic. Yun nga, may pre-coming mic mula dun sa, ano, dun sa sponsor.
So may dalawa siyang mic na saksakan para sa may wire na mic. Tapos yung inline niya, yung sa speaker, cellphone to speaker, pwede yun kung ayaw nyo ng Bluetooth. Tapos SD card, so pwede rin saksakan ng SD card siya. USB, pag gusto nyo lang soundtrip lang kayo, saksak nyo sa USB. Ganun din yung settings niyan, forward, backward, yan lang pipindutin nyo. Tapos yung DC, ito yung input ng charger niya. Tapos yung LED indicator niya, tsaka yung on and off button niya. Yun mga brad, bago ko makalimutan, ang playback time pala nito ay 2 hours. Dire-diretso siguro to, yung 2 hours na yun. Matagal-tagal din. Pero itry nyo rin, itatry kong i-observe din to. Kasi hindi naman ako nagbibideo ako, nagkakarawake ng 2 hours. Pag napagtripan ko lang. Siguro pwede siyang tumagal ng days. Kung hindi naman, kung paputol-putol lang yung gamit ng 2 hours na yun. Anyway mga brad, that's it for today's video. Mga brad, maraming salamat sa mga nakatapos ng video nito. Kung di pa kayo nakasubscribe sa channel ko, please don't forget to like, comment, share, and subscribe to my channel mga brad. At marami pa tayong gagawing mga videos. Unboxing, magluluto tayo, mga DIYs, tapos yung mga journey natin dito sa Qatar. Basta halo-halong mga vlog na to mga brad. Just to entertain you guys. So yun muna mga brad, God bless everybody. Stay safe kung nasan man kayong panig ng mundo. At maraming salamat. Bye mga brad.